Hello po! Ako po si Teacher Claren, isang preschool teacher. At sa araw na ito, bibigyan po kayo ng mga tips o mga ideas kung paano turuan ang ating mga anak sa pagsusulat. Alam niyo po mga mommies and daddies, hindi naman po talaga ganun kahirap magturo sa mga anak natin kung paano magsulat. Nasa tamang proseso at tamang paraan lang po yan. At sana po matapos po ninyo ang video na ito dahil ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan step by step para hindi po mahirapan ang mga bata at hindi rin po kayo mahirapan na turuan sila. Ayan po, pasensya na po agad kung may mga maririnig kayong mga asong tumatahol, mga sasakyan na dumadaan, ganun po talaga yung aking paligid. Pero sana po hindi po yan ang maging dahilan para po hindi niyo po tapusin ang video na ito dahil napaka-importante po nito, lalong-lalo na po sa mga magulang na gustong matuto yung kanilang anak sa pagsusulat. Siyempre gusto natin makita yun, di ba? Napagdaanan ko rin po kasi yan, yung turuan yung aking anak, yung panganay ko, tinuruan ko siya sa pagsusulat, naging hands-on din po ako sa pagtuturo turo sa kay anak at sa tamang proseso at tamang paraan, natuto po siya ng mabilis. At gusto ko rin po i-share sa inyo yon. Importante po ito ha, kapag first time pa lang po ng bata, like hindi pa po talaga siya nagsusulat, naghahawak ng lapis o papel, napaka-importante po na i-exercise po natin yung kanilang mga kamay. Ayan, dapat po gumawa po kayo ng activity na pwedeng ma-relax yung kanilang mga daliri. Pwedeng paglaruin nyo muna sila ng clay slime or yung mga malalambot na bola. Ayan, pwede nyo po silang paggawa ng ganun activity na kunwari naglalaro kayo, di ba? Pagkatapos niyan, pag alam niyong ready na yung bata, kumuha po kayo ng papel. Ako, pag nagtuturo po ako, papel po agad ang ipinapakita ko sa bata. Okay, kasi importante yung ma-introduce sa kanya yung mga lines. Okay, papel or notebook. Ayan, may writing notebook. Importante po kasi sa mga nagpa-practice pa lang or nag-uumpisa pa lang, malaman nila na importante ang gamit ng mga lines sa papel. Okay, so, syempre, kapag first time pa lang po ng bata, hindi po pwede na, oh, gawin mo to ha, ito gawin mo ha, i-trace mo to, connect mo to, hindi po ganon. Okay, hayaan nyo lang po siyang hawakan ang lapis at hawakan ang papel at gumawa po siya ng scribble. Okay, mag-scribbling po lang po siya, hindi po yung turuan nyo na po siya na, oh, ganito ha, mula dito, ganito, ganyan, hindi. Hayaan nyo lang po siyang magsulat, yan, kung saan-saan direction, pwedeng pataas, pababa, pabilog, ayan, hayaan nyo lang po siya. Para po yun sa preparation po yun ng pagbibigay sa kanila ng another activity. Kung saan, dun na po kayo magsisimula na turuan sila kung paano talaga yung proper, yung pagsusulat. Magpapagawa po kayo ng writing activity sa mga bata, huwag niyo pong kalimutan i-exercise yung kanilang mga kamay dahil pag yan napagod, kahit anong gawin po ninyo, ayaw na niyang gumawa kasi napapagod siya. Napapagod yung daliri niya, sumasakit yung daliri niya. So, para po maiwasan yun, kailangan i-exercise po ang kanilang mga daliri. Kasi pag nakaramdam sila ng pagod sa pagsusulat, the following day, ayaw na nila kasi nasasaktan na po sila. At importante rin po na huwag pwersahin yung bata. Kapag ayaw niya, huwag niyo po siyang pipilitin, huwag niyo po siyang papaluin. Dahil nga po nagsisimula pa lang po siya, importante po na hindi po siya makaramdam ng pressure at pagod at syempre yung pain. After na scribbling, the following day, pwede nyo na po i-introduce sa kanila yung tracing activity. Ayan, pwede nyo na silang bigyan ng activity na mag-trace na po sila. Dito, pwede po kayong maging creative para mas ma-enjoy nila.
Gaya rin po ng sinabi ko sa inyo na huwag po natin silang i-pressure, huwag po natin silang pilitin. Kapag napagod na po sila, tama na. Huwag po natin silang pupersahin. Kasi po, once na nakaramdam sila ng pagod, ng sakit, baka sa susunod na araw, hindi na po natin sila maengganyo kung nagawin yung activity na gusto natin ipagawa. So, pwede pong one at a time lang. Ibig sabihin, sa isang araw, pwedeng vertical line muna ang ipapagawa ninyo. And then the following day, horizontal line naman muna ang ititrace nila. Ayan, and then sa susunod na araw, pwede naman yung slant line, yung left slant and right slant. Ayan, pwede mga ganun. And then yung curved lines, yung mga susunod na araw na. Huwag po natin silang bibiglain na ibibigay nyo lahat sa kanila, ipapatrace nyo lahat sa kanila yung mga iba't ibang uri ng lines, diba? So, mapapagod sila, magpe-pressure sila, at iisipin nila, mararamdaman nila, nakakapagod naman to, and then iisipin nila, ayoko na, diba? So, ganun lang po, one at a time lang po. Mommies and daddies, pwede po tayong maging creative sa paggawa ng kanilang mga ititrace. Pwede tayong gumawa ng bahay at ititrace nila yon para mag-enjoy po sila. Pwede rin po na crayons ang ipagamit natin sa kanila. Ang kaso nga lang, kapag gusto natin magbura, hindi na natin mabubura yon. Nasa inyo na po yun kung ano po yung gusto nyong ipagawa. At syempre, pupunuin na po natin itong papel para i-trace nila. Pagkatapos po natin ipatrace sa kanila ang iba't ibang uri ng linya, kagaya ng linya na patayo, linya na pahiga, linya na pahilis, ayan, pakanan at pakaliwa, pakurba, mga pabilog, ayan. Pagtapos na po natin maipatrace sa kanila yon, pwede nyo na po silang bigyan ng activity na ititrace nila ay mga hugis or mga shapes. Ayan, halimbawa, triangle, o kaya tatsulok, square, parisukat, rectangle, parihaba, ayan, pabilog, circle, ayan. Pwede nyo na po silang bigyan ng activity na gano'n na ititrace nila, and then after that, pwede nyo po itong pakulayan sa kanila. Connecting naman na po tayo ngayon. So, gagawa lang po kayo ng dots and then i-co-connect nila yon. Ganun din po. Pwede pong linya na patayo, linya na pahiga, linya na pakurba, linya na pahilis, at linyang pabilog. Ayan. Pero, dots na lang ang gagamitin nila ngayon or susundan nila. Yun na lang yung pattern nila. Hindi na po tracing. So, medyo mas challenging ito dahil i-co-connect lang nila yun. Pero hindi na sila mahihirapan kasi nakapag-trace na sila. Okay? Familiar na sila sa mga lines. So, hindi na sila mahihirapan pa. I-co-connect na lang nila yun. Ito po mga mommies, example lang po ito. Pwede po kayong gumawa ng mga i-co-connect nila. Pupunin po natin itong papel. Ayan, discardin nyo na po yan kung paano padamihin para mas ma-practice po nila. Pero huwag naman masyadong madami. Kapag napagod sila, pwede naman natin silang pagpahingahin. Ito na talaga yung gusto natin ipagawa sa mga bata, di ba? Yung pagsusulat ng pangalan. Pero, awat lang muna mga mommies and daddies. Wait lang. Okay? Hindi po dapat ganun agad-agad. Okay, write letter A. Okay, write letter B. Hindi po ganun yon. Hindi po ganun kasimple yon. At hindi po talaga nila yon maisusulat. Okay, kahit bigyan natin sila ng pattern. Okay, gayahin mo to ha. No, back to tracing po tayo. Pero mga letters naman. Okay? Pwede kayong gumamit ng dotted lines, kagaya nung kanina, kagaya nung mga lines na pinagawa ninyo, pwedeng dotted lines or pwedeng broken lines. Ayan, na ititrace nila. Pero, sa pagtitrace nila ng letters, hindi po agad-agad letter A, letter B, letter C. No. Unahin po ninyo yung mga letters na meron lamang vertical lines or horizontal lines. O, linyang patayo at linyang pahiga. Yun po muna ang ipapagawa ninyo sa kanila. But this time, mommies and daddies, dapat i-introduce nyo na po sa kanila yung mga lines sa papel. Kagaya po nito. Diba? Sinabi ko po sa inyo kanina na importanteng malaman nila ito. Pero kung hindi nyo man po na ituro sa umpisa, okay lang naman po yun. This time, ituturo nyo po sa kanila.
Kasi pag gumawa po kayo ng broken lines or dotted lines ng mga letters na ipapagawa sa kanila, ay introduce nyo na po sa kanila itong mga lines. Dito po kayo gagawa. Mag-umpisa po kayo kung nag-umpisa siya sa blue line, and then magtatapos sa blue line, and then kung nagsisimula man siya sa red line, ayan. So, i-introduce nyo na po sa kanila yon. Kasi, pwede naman nilang maisulat yung mga letters eh. Magagaya nila yon. Pero, wala sa linya. So, ayaw naman natin yon, kasi pag nagturo si teacher sa school, kailangan nasa tamang linya, di ba po? So, i-introduce natin sa kanila yung mga lines sa papel o sa notebook. Yung writing notebook na kagaya nito. Ayan. Ayan. So, pag nagtuturo po talaga ako sa pagsusulat, ang gamit ko po talaga ay papel or papel na pang grade 1 and yung writing notebook. Hindi po ako nagpapagamit ng composition notebook. Importante po talaga ito kasi sa school yun ang ginagamit nila at yun ang itinuturo ni teacher. Ayan. So, introduce natin yon. So, pag gumawa tayo ng ititrace nila, kailangan nasa line. Nasa lines din po yon. Okay po. Example po ng letter na mayroong linyang patayo at linyang pahiga ay letter L. Yan po yung unang-una kong pinapagawa sa mga bata kapag nagtuturo po ako sa pagsusulat. Ititrace po nila yung letter L. And then pagkatapos nilang matrace ang letter L, syempre gagawa po kayo ng letter, ititrace nilang letter L ng dito sa papel, pwedeng 1, 2, 3, tatlong columns yan, ititrace nila yan. And then, pagkatapos po ng tracing, connecting naman. Okay, gagawa kayo ng dots. Ayan. And then, i-connect nila yon. And then, pagkatapos po ng connecting, pwede nyo na po sa kanila ituro kung paano isusulat yung sila na lang ang gagawa ng letter L. Ayan. So, madali na lang po yon. Sa bawat letter, ganun po ang gagawin ninyo. Tsaga-tsaga lang po talaga. Hindi po tayo pwedeng magmadali. Kasi kung gusto natin matuto sila sa tamang paraan at maganda ang kanilang pagsulat, ay kailangan dumaan po tayo sa tamang proseso kung paano ituro sa kanila. Diba po? Hindi naman po yan matagal eh. Actually, hindi po yan matagal kung tuloy-tuloy po yung pagturo natin sa kanila. Kung everyday po natin sila tuturuan, hindi po yan matagal. Madali lang po talaga yan. And then pagkatapos nyo pong maituro yung mga yung lahat ng letters na yan sa tamang proseso, napakadali nyo na lang po ituro sa kanila kung paano isulat ang kanilang pangalan. So, yun lang po yung mga tips and ideas kung paano turuan yung ating mga anak sa pagsusulat. Sana po ay may natutunan po kayo. Ito po, pwede po tayong gumawa ng tatlong columns na letter L na ititrace po nila. Ganon din po dun sa i-connect nila. At maging doon sa isusulat nilang letter L, yung sila na lang ang gagawa. Ayan, gumawa lang po kayo ng pattern kagaya ng ginawa ko at gagayahan nila. Paalala lang po ulit, mommies and daddies, every time po nagagawa sila ng mga writing activities or coloring, drawing, importante po na na-exercise po yung mga kamay nila upang sa ganun po ay maiwasan po ang pananakit at syempre yung pangangalay para hindi po sila umayaw o tamarin pag pinagsulat natin sila ng kanilang mga pangalan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-bell on upang sa ganun ay updated po kayo palagi sa aking mga i-upload pa at ituturo pa dito sa aking YouTube channel. Thank you so much po. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Hello po, ako po si... Pangalawa. Every time po nagpapagawa. And then, ikokonect nila yun. Ganun din po. From... Number 4. I-introduce nyo po sa kanila yung connecting. Okay? Number 4. Connecting naman na po tayo ngayon. So, gagawa lang po kayo ng dots. And then,